Butas-butas na ba ang iyong medyas? Napakasagap-sap na ba nito? Napakabaho na ba nito? Kahit ilang beses mong ilaba ay mabaho pa rin? Pwes, itapon mo na yan. Dahil nandito na ang pinakakomportabling medyas sa buong mundo, buong galaxy at buong universe. Ang Medyas Collector. So, ba't ka pa magtitiis sa napakawalang kwenta mong medyas? Kung kaya mo naman bumili ng medyas, so kung ang hanap mong medyas ay komportable at magagandang design, pwes, huwag ka na magatubili. Medyas Collector ang hanap mo, kapatid. Sa sobrang komportable nito ay hindi mo na kailangan magsuot ng sapatos. So, ano pang hinihintay mo? Medyas Collector is malupit. Avail na, okay? Mighty G's warning. Wearing pangit na medyas is dangerous to your feet. Kaya bili na ng Medyas Collector. Medyas Collector, ang pinaka malupit. Alright. So ngayong araw guys, may atakihin tayong gitarista. Isa sa mga matalik kong kaibigan na gitarista. Isa sa mga magaling na gitarista dito sa Santa Barbara. So, siguro kilala na to ng ibang tropa peeps natin. So, check na natin yung gears niya. Let's go! So, yun na mo, mga tropa peeps, kasama na natin. Wala na iba. Jake Usilia ng Kot Sara at Forever High School. Pasensya nyo naman, purmahan namin dahil di naman kami ganun ka-formatics. So, umpisa na po natin ang Mighty Gears Attack. So, okay. Umpisa natin sa gitara mo, parin Jake. Wow! Ngayon, ito yung ginagamit ko main guitar kasi mas active ako mag-play sa Forever High School. So, medyo mas fit namin ang tunog ng strat. There you go. Sa mga may puso, pwede po kayong mag-send ng noodles. So, ano ang first pedal sa chain mo? Let's go. Sige. So, una sa chain ko is yung NS2. Mm-hmm. Para ma-filter out ko na yung mga noise ko sa gitara pa lang. Oh yeah? So, minsan, madalas ang mga noise natin ang gagaling sa source, which is yung guitar or kahit anong. Okay. So, always on top? Oo. Sa ngayon, naka-mute. Pero, ang mode ko lagi is mute. Para pag gusto kong patayin, hindi ko na kailangan mag-turn down ng volume. Sige. So, pag napakamayan, ito, muted na to. So, hindi mo na maririnig kung ano man yung nasa source. Kung nakatunging sounds, no? Oh, tama. So, susunod naman is itong pupunta sa metal zone. Huwag niyo akong i-hate guys, pero isa ito sa... I love this pedal, come on. ito, isa ito sa pinaka-favorite kong pedal kasi kaya kong mag-play ng metal tsaka hindi metal. Right. So, pwede siyang magaan lang din. Kung mapapansin nyo, yung distortion kasi ito, mabigat, sobrang bigat ko na ito. Pero pag naka-higher gauge ako ng strings is bali ganyan lang, as in totoo, ganyan lang yung nagamit kong distortion pag naka-higher gauge ako. Kasi, yun nga, mas malinis yung tunog, pero hindi natin alam na mas mabigat yung tunog pag mas malinis. Ayun. Next pedal. Next pedal is itong equalizer. Lahat naman tayo nag-equalizer. Yes. So, ang pinaka settings ko is naka-boost yung mid, tsaka medyo bawas yung mga bass at ano, mga highs natin. Always on din to? Oo, naka-always on ako kasi ito, nagsiserve as booster ko. Ayun. So, pag ganyan, pag gusto kong medyo malumana yung tunog, pero madalas, on. So, itong tatlong to is naka-diretso dito sa M13 ko. Okay. So, papansin niyo, ito yung linya nung tatlong pedal na yon. So, diretso sa input. Input ng M13. Yes. Ng M13. So, dito sa M13,
most likely dito ko lahat ginagawa ng modulations ko. Nandito na kasi halos lahat ng kailangan ko. Ayun. Boom! M13 man. Nga pala ito, itong rig ko na to is ano na, parang almost 10 years na siya, tapos hindi na siya masyado nagagamit ngayon. So ayan, sa M13. Maganda dito is modular siya. Modular. Ibig sabihin nun, parang yung mga sikat or kilalang mga stumps, ano siya, parang nasa-simulate na itong M13 na to. Mismohan. Oo. Oh, yeah. Pero hindi sila Chinese. Joke. So, oh, magagaling. Maganda na yung mga ano nga, Chinese brands na like yung anong tawag, Headrush. Sobrang solid nun, men. Ay, Chinese. Oh, gagawang Chinese yun, pero ang nagre-represent is parang ibang bansa yata. Parang sa mga Morris Garage na Poche, gawa sa China, pero British yung brand na yun. Solid yun. Huwag kayong mag-hate, pero ano, hindi ibig sabihin na made in China is pangit. Actually, correct. Mas advanced yung technology ng mga China brands ngayon, sa panahon ngayon. Quality, syempre, may mga iba pang mga countries na pwede pang pumasok. Mismo. Ayan, punta doon. Pero tips lang yon sa mga gustong bumili ng mga pedals. Pag sinabi made in China, tapos ano, tatawanan nila kayo, tawanan nyo rin sila kasi. Correct. Hindi dapat kinoconsider minsan yun. So, dito sa M13, kung nakikita nyo itong ano ko, slicer, Echo Park, tsaka PH3, tsaka ito, ay naka PEX loop ako. PEX loop, tsaka naka ano ko? Mono? Return? Oo, na PEX return. So, ito, bale, naka ano ako, free mode. Free, ibig sabihin nasa... Libre, free mode. Nasa, ano siya? Nasa, after, parang kumbaga, parang sinalpak mo after ng mga effects na ito. So, maganda mag-fix loop kasi, parang ito, dinagdagan mo ng functionality itong effects na ito mismo. Parang kumbaga, may apat na akong chain dito, pwede ko pang dagdagan hanggang, yan, pito. Plus ito pa, pag... So, bali, M13, naka-effects loop yung... Ito, 1, 2, 3, 4. Okay. So, kaya, ito kasi, hanggang apat na chain lang ang pwede. Pero ang kinagandahan nito, pwede kong, for example, halimbawa sa Tagalog. Ayan na. Diba? Saan ba magandang? Ito. Ito, apat na effects. Ito. Yan, ay kung nakikita nyo, apat na effects yan sa chain. Kumbaga sa isang chain, apat lang ang pwede sa M13. Pero ang kinagandahan nito, pwede mong i-wrap tong apat na to as single effect. So, pag nag-ano ako dito, ay tatawag nila na scene. Ang tawag dito, ito yung mga dito, patch mo. Pero scene ang tawag nila dito. So, pwedeng single effect lang to. Tapos may trail siya, yun ang kinagandahan. Trail. Kunwari, saan ko ba nilagay? Pwede, i-demo natin mamaya. Ay, ngayon. Sige, papa. Sige, demo lang natin. Ayan na po. Itong, ano, like itong gagamitin kong isang buong effects na to na may apat na sa chain na yan. Ang kinaganda niya, may trail. Kasi pag bubuksan ko to, may apat ako effects dyan. Pero pwede siyang mag-serve as isang effects lang. As in isang buong effects lang na may trails. For example, ito madalas kong ginagamit na effects na may trail. Nung mapansin nyo, kahit pinatay ko, no, may naiiwan pa rin tunog. Sige nga, one more time. Ayun, oh.
Wow! Sarap, di ba? My trails. So, ang favorite ko nito kaya hindi ko mabitawan to M30. Anong tawag mo sa effects na yun? Hindi ko alam eh. Basta andyan lang, no? Hindi ko na nga pinalitan yung... naman effects na hindi so, mo hindi ko na rin pinalitan yung pangalan ng effects eh. Expression pedals pa rin ang nakalagay. Pero pinalitan ko na yun, ano niyan, yung... May mga binago ako dito. So, yun, di ba yung effects na yan ginagamit mo sa isang kanta yun? Ano nga kapag kanta yun? Madami. Actually, minsan impromptu. Pero may kanta kami yung ginagamit ko yun sa kanta namin na Outless Bases. Ayun. Tagal na rin kasi yun. Parang kumbaga may pa-happy ako siya natulog doon. So, dito tayo ngayon sa ano, sa pitch. Since higher gauge ako dati, hindi na ako nag-tune down pag gusto kong mag... Ito, drop A. Naka, ano ako, drop A ba yun? Basta minus 4 note, 4, ano yun, 4 bars? Basta ganun. And, so parang hindi ko na kailangan mag-tune down, dito na. Ano, walang effects, naka-off pa. Kapag napuputulan ako ng strings, may ginagawa din ako dito na tinataasan ko yung ano, yung pitch. Para kapag dito ko napupunin yung, kung for example, may part ako dito na ganyan, tapos napuputulan ako dito sa 1, tataasan ko na lang dito. Para pwede kong kunin somewhere lang dito. Pitch. Basta kahit naputulo ka ng number 1 nga, no? Sa ano mo nakukunin sa upper strings. Alright. Lower strings. Lower note. So, tapos yun ang kinakapos sa M13. Ngayon, balik tayo dito sa mga apat na effects na to. Ito, naka-fix loop nga ako. So, sa unang chain ng fix loop ko is itong phase shifter. So, ginagamit ko siya pag may gusto kong mag ad-lib. Kumbaga sa rapper yung mga yes. So, dito. Madalas kong... Tapos, ang pinaka gusto ko dito is itong pinaka mababa, which is yung 4. Number 4. So, ano kasi siya eh. Wabi talaga. Tapos, may isa din akong favorite na ano dito is yung step na parang may dinadial yung end. Step. Yan, no? So, dati, ito yung gusto mo sa step. Actually, binili ko to dahil sa step na mode. Pero nung ano, nag-serve as ano na lang siya, parang kumbaga, feelers. Ganun lang. Oh yeah! Yeah. Next. Sa chain ay ang Echo Park. So, anong silbi ng Echo Park sa akin is, hindi siya as delay. Parang kumbaga, oscillation lang siya. Ooh. Para sa akin. So, ang madalas na naka ano sa mode niya is yung slap. Slap so, delay. Sa, ang ginagawa ko is yung delay ko is sa M13. Yan, sa M13 dito. So, tapos, etong preset ko natin is may phaser tsaka reverb echo tapos isang delay. Tapos, dito ako nag oscillate. Woohoo!
pinakasilbi niya, tsaka para malagyan ko rin ng effects yung kumbaga yung oscillation niya. So, may phaser yon, tsaka reverb, tsaka isang delay. Pwede rin ano, yung iba, ano ba magandang i-try doon. Pwede kong palitan yung pitch. Pag gusto ko mas matinis. Grabe naman yun! Yun, parang, ito pa, isa pa. Isa pa. Uy! Yan. Diba? Mariusit naman. Ayan. So, teka lang. First, ito. Next. Hindi, ito. Ah, oh. Ito, ano? Ito. Ayan. Ito. EQ. Tsaka, jump agad dito sa... Ito. Tapos, naka-fix loop yung... Itong apat. Okay. Yan, so tapos na tayo dito sa echo part. Yun lang yung pinaka-silby niya. Kasi, oh, ng delay ko is nandito na sa ano eh. M13 eh. Kasi ito yung, kumbaga, nasa dulo ng chain. Or nasa gitna ng chain. Susunod dito is yung, itong slicer. So, ibig mong sabihin, mas mauna pa yung delay mo, tapos slicer. Okay. Oo, para ma-chop ko yung oscillation ko dito sa echo park. So, pwede ko pang i-chop-chop yon. Sige, try natin. Yan. So, ito yung slicer, guys. Bago siya ng slicer. Oo, teka lang. So yun nga guys, no? Kung di ba sabi nila may rules sa pedals, ganyan. May basic rules, pero sa isang gitarista, kung tutusin, walang rules yan. Kasi di ba sabi nila, dapat ang delay nasa dulo. Oo, yun yung... Pero depende yan, tingnan mo naman yung ginawa ni Paring Jay. Diba? Kapag nag-uumpisa ka, mas magandang guide yun. Pero pag medyo kabisado mo na, pwede mo nang paglaruan. Correct. Kanya ko lang din narinig yun. Hindi yung set niyang ito, yung delay muna tapos si slicer. Sa kanya ko lang din na ano ngayon, narinig. At ngayon ko lang din naraman. Awesome pala yun. So awesome mga kapatid, di ba? Oo, awesome. Ayan. So ayan lang yan, ganyan lang yan. Hindi ko ginagalaw yan, nawala pa nga yun na be. Actually, nasa ilalim lang yun. Oo. So yung repeat man is parang naka, I think, mga 80%. Para matagal yung ano niya, yung resolution. Okay. So, sa slicer, sa mga hindi nakakaalam ng slicer is para siyang nakikita pattern generator na random siya, pero may ano siya, parang may nakalagay ng mga patterns dito sa ano na to, mga sequence ganun. Sequencer din siya, pero hindi pala siya sequencer. Pattern lang siya. Kasi yung sequencer is pwede mong patuloy-tuloy na pagsunod-sunod din. Ito, hindi mo pwedeng baguhin yung kung ano yung pattern niya. So, dun papasok yung kapag limited yung ano mo, options mo is papasok na din yung creativity mo. Yes. So, may top yan, diba? Favorite, ito ang pinaka-favorite kong pedal dito sa board ko. Ayun, no? Slicer. Kasi na niya. Kasi tawag dito. Ito parang kumbaga yung genre namin is mabigat or something. Parang nalalagyan ng spice eh. Parang kumbaga spicer siya sa amin, hindi slicer. Slicer na spicer pa. Nagbibigay siya ng anghang sa tugtugan namin. Binili ko to dahil kakaiba siya para sa akin. So, tatanungin na rin kita ngayon. Alin dito ang pinakauna mong binili? Ah, sige. Ito, ang una kong binili si Metal Zone. Actually, 10 years na to sa akin. Ito lang ang pedal na never ko pang pinalitan.
ng mga alam mo, no? Parang wala, ayun, may mga dance na rin. Pero... Oh, ano to, binili ko to second hand pa. Pero matibay yan, metal talaga metal yan. Metal talaga yan. Devil, mga, devil yan, mga chong. Sa mga haters na Metal Zone, hate it until you love it. Mismo. Pero ano yan, pero solid yan. Ito pa lang ang distortion ko kung nakikita nyo. Ayun, no? Kung ilang percent yan. Parinig nga natin, parang Jade, sige nga. Talaga yung settings ng ano mo gain mo o hindi yan pinakasagad mo na yung kaso kasi kaya ganyan yung settings case sa mga higher gauge na nakaano ako na try ko mag 13s ang sakit sa kamay so nagbaba so nagbaba ako ng 11s hanggang umabot ako ng 10s totoo yan yung carpal tunnel syndrome sakit. Grabe yun. Sakit sa kamay. Buti hindi ako na-opera. Dahil idol ko si Mike Isanger. Ayun o. Incubus, man. Oo, dahil sa Incubus yan, umabot ako ng 13s. Buti hindi naputol yung gitara ko. So, mga ganyan. So, yung dating gitara ko na ginagamit ng settings na Metal Zone ko na to is naka-reverse bow siya. So, natutunan ko siya kay Sir Jumbo Manlag. Grabe yun. Solid daw. Sobrang genius nun. Siyempre. Sir Jumbo yan. Shout out kay... Nine words yan. Nine words. Malupit yan. Hindi, totoo. As in, dati siguro underrated pa yung ano, wala... Kami-kami lang yung nakakalam kay ano, eh, Jumbo Manlag dati. Mm-hmm. Na wala pa yung pedal board PH. Tas, mismo. As in, tinuturuan niya kami. Chat. As in, direct... chat, sasabihin niya kung paano gawin, ganito lang yan. Yung bata yung mismong fresh pa yung panalo nila sa music laban nila. Oo, sobra, mga medyo fresh pa. So, ano siya talagang, hindi niya alam na may mini-mentor siya, pero nagtuturo talaga. Mm-hmm. So, doon ko natutuwa yung reverse bow ng gitara na iikot mo yung truss rod pa ganon. Mm-hmm. Tapos, kahit 13 yung strings mo is hindi siya masakit. Ay, hindi mataas yung action. Mataas yung action. Mabal ang 30s pero masakit sa kamay pa rin yung ano yung pag nag-gitara pero ngayon naka-tense ka na tense na actually ito 9s na ito 9s? 9s lang ito kasi like medyo light na yung tugtugan namin pero pag nag-ano kami sa Quatsara ano na may guitar ako dyan na 10s okay. May 11s din na ano yung elixir, yung kulay blue. So kadalasan ba elixir ang ginagamit mo na strings or iba-iba rin? Neto lang yung elixir. As in ngayong 2019 ako nag-elixir. Pero may ang lagi kong ginagamit dati is early, freedom sa freedom ano, bibili ko sa ano. Totoo yan, 100 pesos lang kasi yun. Tapos nung nag, ano na ako, 11s tsaka 30s early ball yata. Nakalimutan ko na eh, basta sinasal pa ko lang. Kasi ang tagal maputol eh, parang makakalimutan mo yung brand. Correct. Para kung kailan mo binili eh, kasi ang kapal ng string, ang tagal maputol talaga, inabot ng taon. Parang base kung magano yung 30s. Okay. Umabot nga ako, tapos hanggang bumaba ako ng bumaba kasi tumatanda na tayo, natapos na yung kabataan kaya, natin. Kaya ma-stress yung ating mga daliri. Tapos balik na tayo dito balik sa... Balik tayo sa pedal. Balik na tayo sa pedal. After nitong echo part is yung slicer. After ng slicer is... etong... Zoom. Ito, sobrang... dami kong nagagawa dito sa ano na to, baby na to. So, makikita nyo, line selector. Ito, line selector. Ang ginagawa ko dyan, since... gusto kong mapagsabay-sabay effect sa isang apakan lang. Ginagawa ko is may mga effects ako sa kaliwa. Yan, booster, chorus. Yan. Yan yung sa kaliwa ng line selector ko. Sa kanan is wala. Kumbaga ibig sabihin nun, walang nakalagay sa chain. Dapat mawala yung mga effects na ano. So dito, ang ginagawa ko is, inaapakan ko siya, parang ang kinagandaan nito, pag inaapakan ko to, lalabas, ay, tutunog yung chain na yan.
Ito mga to. 1, 2, 3, 4. Ay, 3 lang. Ayan. Pag ginan niya ako, parang kumbaga nag-clean lang ako. Tapos pag ginan ako, parang sabay-sabay yung effects. Clean. Ayan. Ito yung pinaka-last sa chain ko, pero explain ko yung last na ginawa ko dito sa M13. Ang kinagandaan nun, gustong-gusto ko yung tunog na to kasi ito, una sa chain ko is yung bass octaver para magkaroon ako ng na, ang tawag dito, tunog bass. So, maririnig nyo yan. Tapos sunod is yung ping pong. Ping pong delay. Tapos particle verb. Pabila, merong akong booster, chorus, at super, ano yan? Super chorus, dalawang super chorus! Hindi ko lang namalayan, adik ako sa chorus nun. So, yan. Yan, yung tunog nun is ito. So, ito yung huling sa chain. Yung kumbaga mga modulations ko ito. Pero ang pinakahuli talaga is yung looper. Syempre para ma-capture ko lahat ng tiniplay ko. Kaya last to. So, pero ang gusto ko dito sa looper na to is pwede akong nagsiserve siya as sampler ko. Yes. So may mga sample. May mga samples ako dito na sinising ko from sa PC. Yeah. As the day passes by, people abuses the ignorant. Yeah. Selfishness. Yeah. No guilt. No conscience. Take no. Convicted. Where is justice? Justice. Diba? Yan. Meron pa ako isang favorite na sample dito is yung so dun sa type of music namin is may like tayo maglagay ng mga electronica, something na ganoon. So experimental lang. So may pare-parehas din naman tayo may like din sa hip hop, yung sa kumbaga yung roots, no. Ito yung sa last chain ko, pero meron pa rin ng isang gustong-gusto gawin dito is itong expression pedal. Bale, ginagamit ko siya pang modulate, oscillate, ganun. Tapos ginagamit ko din siya sa pitch or whammy. Tulad nito.
Ang pinaka last kong i-explain siguro is tong camp. Yeah. Bale ay ano na yata 7 years na rin sa akin tong app na to, hindi ko sure, pero matagal na rin. So ang settings ko dito madalas is medyo naka 12 o'clock to. Itong nuso ko lang to, hindi ko. Ito 12 o'clock tong itong treble ko tsaka bass, tsaka medyo naka-boost ng konti yung middle para mas umangat ako ng konti. Kasi sa banda ko kasi ngayon mag-isa kong gitara, so kailangan medyo naririnig ako. Yan, tapos konting gain lang, tapos ito kinokontrol na lang master kung nasa live man. So kahit na anong amp, ganito yung settings ko. Kung minsan, kung ano naman, kung gusto ko sakto lang, 12 o'clock lang lagi. Ayan. Kasi lahat naman ng timpla ko is nasa effects. Mas na rin. Mas nag-a-adjust ka ba sa amp o dun sa equalizer pedal mo? So hindi, madalas sa amp lang din. Pero wala akong pakialam eh. So mas gusto ko yung ganito lang, tapos ito sa day ganyan lang, 12 or 2 o'clock, 12 to 2 o'clock lang yung ginagalaw ko sa me. Hindi ako masyadong ano, kasi mas gusto kong ano talaga yung tunog ng amp. Wala akong pake kung makakapit ko sa tunog namin hindi. Ayun. Tapos mga kable ko is Fender din. Fender. Yung punch cable ba, ganyan mismo ikaw na gumawa niyan? Pinagawa ko din. Pinagawa mo mismo. Though, wala na lahat ng gumawa ng patch cables ko. Parang nag-close na yata. Mm. Hindi ko sure eh. Tapos ito yung mga sponsors namin. GT Oil, Centrum Fuel, Sogo, Victoria Score. Tapos yung mga local, ano, kinagandaan niya bre, local artist natin yung mga stickers dyan. Solid yung mga yan, may mga sticker pa na yung bake. Ayan no, kung mapapansin yun, meron ka lang dito ito. Dalawa pa yan. Diyan nagtatapos ang Mighty Gear Attack with Jake Busile ng Forever High School. Kot Sara, baby! So, i-follow nyo yung page nila. Ano nga ba yun? Forever High School at Kot Sara at ang YouTube ni Jake. Nasa description yung link. Oo, nasa baba. No, huwag nyo kakalimutan, okay, isa yan sa malulupit. Tignan mo naman ang pedalboard niya, oh. Wow! Monster truck! So, pag di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe kayo, ilike mo na rin yung video, at mag-iring mo na rin yung bell. I'm out. Hanggang sa susunod, Mighty Gears Attack. Bye-bye! Op, hindi pa tayo tapos. So, naririnig mo ba to? Yan. Aha. Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Ha? Naririnig mo? Ha? So yung beat pong yan ay gawa po ni paring Jay Usilia. So sa mga interesado magpagawa ng beat, sa mga rapper or kahit hindi rapper dyan na gusto mong pagawa ng beat, i-PM nyo lang si paring Jay Usilia. Nasa description ang kanyang link. So, what are you waiting for? Beat it, yo!